Nagpaunlak ng panayam sa GMA Integrated News si Vice President Sara Duterte sa unang pagkakataon matapos siyang magbitiw sa gabinete. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Nag-enjoy daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd noong nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pakikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot-saring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reaction sa ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yun. Pero may balak ba siya magbitiw bilang Vice President? Walang discussions about resigning sa office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba gugugulin ng bise ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa office of the Vice President. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.